Dating Vice President Lenny Robredo na ispatang tila wala na sa katinuan matapos pakainin ng alikabok ni Vice President Sara Duterte dahil sa trust ratings nito na kailanman hindi niya naabot. Political analyst, iginiit na maiinidoro lamang muli si Robredo at kanyang mga kasamahan kognay sa balitang tatakbo silang muli bilang senador sa 2025. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Muling binalot ng katatawanan si dating Vice President Lenny Robredo matapos magbigay nito ng paliwanag kaugnay sa mas lumulubhaan niyang kalagayan ng bansa dulot ng mga makinarya ng disinformations. Ayon pa sa kanya, nahahati at nagkakaroon na umano ng iba't ibang mga universe ang dating iisa lamang dahil sa malawakang pagkalataan niya ng fake news. Ngunit, tugon naman ng isang pro-government blogger, hindi lang daw talaga makamove on si Lenny matapos siyang tambakan ng BBM Sara, kung kaya't kung saan-saan na lamang umano pumupunta ang isipan nito. Narito ang statement ni Lenny at ang humahagupit na resback ng naturang blogger. We are now a nation, split into camps and echo chambers. Hindi na tayo isang universe na lang, pero may multiverse na. Ang set of facts, truth, history, beliefs ng isa is different from one another. At the end of it all, an alternate reality is created. Nalintika na, wala na siya sa realidad. Nasa multiverse world na siya. In short, nasa fictional world na malayo na siya sa realidad. She never concede, she never accept defeat. Instead, siniraan niya pa ang bansa at gumawa pa siya ng kwento at dinaya daw siya kuno. Bakit hindi siya mag-file sa PET? Di niya kayang tanggapin ang realidad na talo siya. Kaya ayaw na niyang makawala sa kanyang multiverse world. Kamakailan lamang ay pinakain rin siya ng alikabok ni Vice President Sara Duterte nang makakuha ito ng 86% na trust rating base sa datos na nakalap ng Okta Research na kung ihahambing sa nakarang pangalawang pangulo ay hindi man lang nangalahati. Ayon pa sa ulat, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. received majority trust and approval scores in Okta Research's latest survey released on Wednesday, November 30. Vice President Sara Duterte also received majority trust and approval scores at 86% and 80% respectively. Sa kabila ng magagandang performance ng kasalukuyang administrasyon, ay hindi pa rin maikakailang may mga kakampings pa rin na panay ang kuda at reklamo sa gobyerno. Dahil dito, isang rumaragasang buwelta ang pinakawala ng batigang DDS warrior na si Sir Mark Lopez. Ayon pa sa naturang vlogger, kahit alam na umano ng mga ito ang katotohanan, ay mas pinipili pa rin daw ng mga itong magbingi-bingihan, maprotektahan lamang ang isang bahina at hipokritang leader. Narito ang kanyang matinding pananalampak. An open letter to all the trolls of Attorney Lenny Robredo. Let me preface this by saying that I sympathize with all of you. I truly do. I know and understand how difficult is your assignment or task to defend an idiot leader who can never really be one. Not only to defend, but to deflect the narrative and be nasty and vile while hiding under the cowardly umbrella of anonymity. It is really not difficult to comprehend how many of you have to use anonymous or hijacked social media accounts just to take up the cudgels for your icon of uselessness. Not only because she is a brand that is so difficult to sell, but also because of the fact that she is just like all of you, a puppet being manipulated and strung to follow a direction towards vested interests. That is why you can never be upfront and courageous enough to put your real name and identity out there for her. Because all along, you and Madam are simply minions of forces
beyond your initial comprehension. Perhaps some of you are motivated by the genuine desire for love of country, and that your passion for engagement is born out of the need to be part of the change. The thing is, you have chosen the dark side, and the most tragic part of it is that you don't even know it. The worst part is that you believed because you were so misled by the enchantment of elitism and the delusion of righteousness by those who have conned you. How you attack us in social media is not your subconsciousness venting and ranting, but rather a well-prepared script that is fed to your mindless calls to memorize and repeat as warranted. As amusing as it is, I am also sad that you have to shed your being human and being Filipino just to be compensated with peanuts and leftovers. And it's not as if you are even ready to lead a real revolution or die for the sake of Madam. There is absolutely nothing of this that we can see, smell, hear, or taste from you. You troll for the sake of trolling just as Madam is feigning leadership for the sake of being one, even if she cannot probably even revolutionize a PTA meeting. What I also know is that, at the end of the day, you know that you can never really win the majority of the Filipino people by your side. Why? Because the premise of Lenny Robredo as a national leader is wrong from the very beginning. The saddest thing that we know, and which may have escaped your feeble minds as trolls, is that you are defending a weakling, bumbling, and pretentious and hypocritical politician who in all seriousness can never ever handle even a barangay. Be assured, however, that I will not try to plead you to stop. By all means, fire away, and perhaps try to be more creative than what Bam and Kiko can concoct, or what Porky and Trilly can shame. Never cease and continue to amaze us with your witless attack, just as we will continue to enjoy watching your madam make a complete fool of herself. After all, you and I both know the truth, and no amount of yellow propaganda can ever deny it. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.